Good day mga kaibon, welcome again sa ating YouTube channel. Sa video na ito, pag-usapan natin ilang days ba bago pumamisa ang itlog ng ating ibon. At ano ba ang pwede natin gawin kapag po meron na pong napisa sa itlog ng ating mga African lovebird. Kung gusto mo yan malaman, so tara, samama ko. Itong ibabahagi natin ngayon ay base lamang sa aking obserbasyon at sa aking mga naranasan bilang isang breeder. Bago mapisa ang itlog ng mga lovebird, bibilang muna tayo ng 21 days. Kapag nakapag 21 days na, doon pa lamang magsisimula na mapisa yung unang initlog. I-consider pa rin po natin na 21 to 26 days. Sa mga itlog po kasi, hindi naman po sila sabay-sabay na initlog. Kaya naman, i-consider pa rin natin na hindi po sila sabay-sabay na mapipisa. Dito po sa 21 to 26 days, siguro lahat na po yun mapipisa. Kalimitan na palugit na pag-itlog ng ating mga ibon ay every other day. Kumbaga, meron isang days na palugit bago po masundan yung unang initlog. Kaya naman, hindi po sila sabay-sabay na napipisa. Ngayon na alam na natin na namisa na yung itlog ng ating mga ibon, ano naman yung dapat natin gawin para mabuhay lahat yung kanilang inakay? Una-unang gagawin natin dyan, suportahan natin ng pagkain. Mga ano bang pagkain? Pwede tayo magbigay ng chick booster, oat grow, at canary seeds. Dito sa tatlo na to, pwede po kayo mamili. Kung alin po yung mapili mo dyan, yan po yung ibigay mo doon po sa ibon mo na meron pong inakay. Kailangan, kapag po meron pong inakay, dapat hindi po nawawalan ng pagkain at hindi po dapat nawawalan ng tubig. Para yung kanilang mga inakay, masubuan nila ng tama at mabuhay yung lahat. Sa akin dito, yung ginagawa ko, kapag po meron pong inakay yung aking breeder, sinusupport ko po ng pagkain. Bukod doon sa original na pagkain nila, naglalagay po ako ng another pagkain na hiwalay doon po sa original na pagkain nila. Kumbaga, ilalagay ko po itong chick booster, hiwalay doon po sa regular na pinapakain ko po sa aking mga breeder. Ano naman yung purpose natin? Bakit meron tayong ganitong procedure? Yung unang-unang purpose natin dito ay masubuan ng parents yung kanilang mga anak. Once po kasi na nasusubuan ng parents yung kanilang mga inakay, sigurado mabubusog yun at mabubuhay yung lahat. Lalo-lalo na kung yung ibon na masisilan, gaya po ng mga pale palo. Sa mga pale palo kasi, mahirap buhayin ang mga inakay ng pale palo o red eye. So, kailangan doon, isupport natin ng tamang pagkain at suporta natin ng mga bitamina. Sa bawat breeder ko po na meron pong inakay, naglalagay po ako ng sapat na pagkain at naglalagay po ako ng probiotics, which is healthy grow. Nilalagay ko po ito dito po sa mga parisan ko na meron pong inakay at the same time dito po sa mga breeder ko. Lahat itong mga ibon ko dito ay sinusupport ko po ng tamang pagkain at tamang bitamina para naman makapag-produce sila ng maraming inakay. Pangalawang gagawin natin dyan kapag napisa na yung itlog ng ating ibon, i-monitor natin yung mga nest box. Dapat po, wala pong langgam dyan po sa nest box. Kapag po meron langgam, linisin po natin agad yun. Baka yun po yung maging dahilan na langgamin yung mga inakay at mamatay. Linisin natin yung kapaligiran or mag-spray po tayo ng washout doon po sa labas ng cage o doon po sa pinapatungan nyo, o maglagay po kayo ng tubig doon po sa haligin ng pinapatungan nyo ng cage para hindi po makapasok yung mga langgam. O kaya naman, pagkatapos po ng clutch o bago po sila mangitlog, linisin muna po natin yung kanilang mga nest box. Kung meron po mga dumi or ipot, alisin muna po natin yun. Sprayan muna po natin ng washout. Yung washout, ihalo lang po natin sa bottle, sa tubig. So, ispray natin directly doon po sa nest box. Para naman, maiwasan natin na magkaroon ng langgam sa mga nest box. At para maging safe rin po yung mga inakay, kapag po nangyari po ito sa inyo,
umaksyon po kayo kaagad. Linisin nyo muna yung nest box or pag-spray po kayo sa labas ng cage. Huwag po doon directly sa loob kasi baka po mamatay yung ibon natin. Malason. Sayang po. Ang pangatlo natin, huwag po kayo maglalagay ng nesting material kapag po mayroon inakay. Bakit? Kapag po naglagay po kayo ng nesting material o kaya sanga ng malunggay, aakutin po yun ang hen. Sumari na matakpan yung kanyang inakay. Maaring mapulupotan yung leeg o mapulupotan yung kanilang mapa, baka po yun yung maging dahilan na hindi po masubuan ng parents. So, huwag po kayo maglalagay ng nesting material kapag mayroon inakay. Lalong-lalo na kapag po puno ng nesting material yung nest box. Meron naman tayong alternatibo na pwedeng ilagay na nesting material, which is yung kusot. Kasi yung kusot, malilit po yun. Maglagay po kayo ng kusot kung alam nyo, medyo malaki-laki na yung inakay. Patungan nyo po ng kusot para po matabunan yung ipot nila. Pero kung alam nyo na punong-puno na ng nesting material yung kanilang mga nest box, lalong-lalo po kung maliit yung inyong nest box, huwag po kayo maglalagay ng nesting material gaya po ng sanga ng malunggay o dayami para maiwasan natin na matabunan yung inakay o kaya naman hindi po masubuan. Ang pang-apat natin, kung alam mo naman na masilan po yung mga breeder mo, iwasan muna natin na palagian pagsisilip sa mga nest box. Okay lang naman na silipin sila, pero wag naman po yung araw-araw o oras-oras na sinisilip mo. Once na hindi sanay yung ibon sa palagian na pagsisilip, may stress po yun. Kung maaaring hindi niya nasubuan yung kanyang inakay o hindi nabalikan. Dito sa aviary ko, umpisa pa lang na mangitlog yung breeder ko, sinasanay ko na palagian na sinisilip. Para naman, kapag tumagal-tagal na sila, okay lang sa kanila na sinisilip ko. Pero, hindi naman oras-oras na sinisilip ko. Isang beses lang sa isang araw, okay na yon. Kasi kailangan rin natin na i-monitor yung mga inakay o yung kanilang itlog kung nalilimliman ba or hindi. Once kasi na hindi nalilimliman, pwede natin ilagay doon sa ibang pares, paposteran po natin. O kung hindi naman nasusubuan, pwede rin po natin ilipat doon po sa ibang pares para po paposteran po. Bago nyo to gawin, dapat alam nyo yung behavior at dapat alam nyo na magaling bumuhay ng mga inakay. Kasi kung hindi naman siya magaling bumuhay ng inakay, so baka mamatay lang ito. So, kailangan doon po sa paglilipatan nyo o sa breeder na gagawin yung foster parent, kilala nyo. Magaling bumuhay, magaling lumimlim, kilalanan nyo muna yung kanilang mga behavior bago nyo po gawing foster parent. Ang panghuli natin, kapag hindi po napipisa o wala pong nagpipertil sa mga itlog ng ating parisan, huwag tayo panghinaan. Isipin natin, hindi yun sa atin. Baka po sa sunod na clutch, papisa lahat at mabuhay lahat, dapat tuloy-tuloy lang po tayo. Kung hindi po napipisa o hindi po nabubuhay yung kanilang mga inakay o itlog, isipin po natin saan ba tayo nagkulang. Kapag alam na po natin kung saan tayo nagkulang, yun po yung bibigyan natin ng atensyon para po punan. Baka po sa sunod na class, mabuhay lahat at magkaroon po tayo ng malulusog ng mga inakay. At the same time, malulusog rin na breeder. Marami ng buhay na bumago sa larangan ng pag-iibon. So, as long as na masaya ka sa ginagawa mo, basta wala ka pong naapektuhang ibang tao, o wala kang nasasagasaan, diretso ka lang po sa pangarap mo. That's it for today's mga kaibon. Sana meron po kayong natutunan sa ating binahagi na content ngayon. Stay safe and God bless.